Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng November 20, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang sirkulasyon na nakapagitan nga po dyan sa May Mindanao, gaya po ninyong nakikita. Ang nandito po sa Silangan, yan po yung dati nating minomonitor na nakakawit po sa frontal system o shear line, kaya po yan hindi makaabante at posibleng malusaw na din sa susunod po na 24 to 48 hours. Ang sama ng panahon naman na nakapagitan sa Palawan at Mindanao ay posibleng lalakas po yan sa susunod na mga araw na banta sa Palawan, pero papalabas na po dito sa ating area of responsibility at sa atin naman pong long range forecast. Maliban sa mga sama ng panahon na ating minomonitor ay wala na pong bagyo na nakikita na tatawi dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito ay posibleng e-storm free po tayo. At sa lagay ng ating panahon ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan dito sa Luzon, habang ang shear line kasama ng trough ng sama ng panahon ay patuloy naman na nakakaapekto sa malaking bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao. Daling araw po ay patuloy pa rin ang mga isolated rain sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Caraga at Northern Mindanao, maging po dito sa ilang bahagi ng Cagayan. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dahil sa shear line at sama ng panahon ay maulap po ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at maging po dyan sa ilang bahagi ng Cagayan. At mamayang hapon, mas maraming lugar na sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao, maging dito sa Northern Luzon ang makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulo na mahina hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na may mga paggulog at pagkidlat rin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil sa amihan, shear line at saka yung sama ng panahon ay matataas pa rin ang mga alon sa silangang baybayin ng Luzon, Visayas, hanggang dyan po sa mga baybayin ng Surigao del Norte, maging po sa seaboard ng Ilocos Norte at extreme Northern Luzon seaboard. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula, dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3 meters height. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!